Game! Hello guys! So welcome to our vlog! Yeah. So by the way guys, this is Raniel. And once again, I am Sheena. So for today's vlog, interview natin si Raniel. He's came from SILKROAD. Okay. So sa mga nag-a-apply dyan or mag-a-apply pa lang, so si Raniel lang magbibigay sa akin ng information about SILKROAD. Focus ko sa mga viewers mo din. Yun. So, tatanungin natin siya kung ilang, yung time frame nung ano niya, ng application niya sa SILKROAD. So, si Raniel ay galing sa kagaling? Dubai. So, he's from Dubai. Yeah. Anong work mo doon? Insurance coordinator. Sa Dubai. Oh, kasi may mga nagtatanong kasi kung okay lang ba kung hindi related yung experience nila. Pwede. So at least ikaw, diba? Pwede kasi may mga kabatch kami from Dubai na hindi na medically related. Basta nursing graduate. Basta nursing graduate or registered nurse sa Pinas. Oh, yun lang naman yung requirement sa amin. Basta nursing graduate. Yun, tapos, nag-start ka ng application mo? Na-interview ako yung initial by Feb ng last year. February last year. Pero nag-start yung class probably around March, mid-March? Not sure. Hindi ko na naalala. March. Pero, yung tanong ko, paano mo nalaman sa SILKROAD? Paano ka nagkaroon ng idea about SILKROAD? Post. Sa Facebook post nila eh. Doon ako na-engano yung sinabi na nursing graduate, registered or unregistered. No IELTS? No. Hindi. Walang IELTS. Ang sinabi niya lang doon is registered or unregistered. Mm-hmm. So, sign up ako. And then, antay ako ng interview. Ng email nila. Nag-email lang sila. Nag-email sila back sa akin ng for orientation. Then, siguro mga 1 week din yung nag-antay ako after ko mag-sign up. Meron agad orientation. Then, sign up ka sa Discord. Tapos, pag-sign up mo sa Discord, pagbibigyan ka nila ng parang 1 week after ng orientation, para mag-book ng appointment mo. Mag-i-email sila sa'yo. Excuse me. Sorry. Ano pa ba? So, book na appointment for interview. Eh, di ba dapat, call mahoydan muna? Oo, magbigyan ka nga nila doon. After ng orientation, send sila sa'yo ng book. Agad-agad? Nag-send sila? Hindi. A few days after. Okay. Then, pagbigay sila nila sa inyo ng book, sabihin nila na, pwede ka nang mag-book pag ready ka na, pero basahin mo muna itong libro na ito. Okay. Which is, di ko naman pinasa. Baka gayahin ka nila. In-scan ko lang, to be fair, in-scan ko. Di ba, talino? Oops, caps, call me, ganyan. Taray. Ganun lang naman, basic lang yung tanong. Like, basic. Anong one sa finish? Oops. Tapos, okay mo daw, color. Anong color yung, blue. Talaga? Kung anong color. Ganun lang kasimple. Yung sinasabi ko sa inyo, guys, aralin niya talaga yung numbers, colors, weathers. Oh, kasi magagamit niya yan dito. Pati yung oras. Hindi yun ang uhula. May pakiloon. Kato. Hindi na lang napipin na, guys. Ganon. Tapos ito, tama. Lahat tama. Wala nang to. Tala. Lahat tala. So, pati yung mga asukas na hilo na. Sasabihin na lang asukas and umaran. Hindi, nag-adjust na lang sila. Sila mag-a-adjust sa atin. Mababait naman sila. Pero, yun nga.
nakaka ano din pag hindi mo then like di naman ako expert sa sa pagsasalita pero as of now parang matututo ka na rin makipag-communicate. Oh. Parang masasanay na yung tenga mo na intindihin sila. Then, kuminsan ako talaga nung una, binabasa ko lang yung sitwasyon. Kung ano yung sinasabi ng aso-tas. Hindi, mabasahin mo yung sitwasyon. Like, halimbawa, nasa CR kayo. Kahit hindi mo maintindihan yung sinasabi niya, pero parang sinasabi niya na parang ito na yung susunod na kailangan niya. Halimbawa, papery. At instinct na lang, no? Kailangan niya na pala ng papery. Oo. Kung ano-ano pa sinabi niya. Basahin mo na lang yung sitwasyon, kung ano yung nasa sitwasyon, kung ano yung kailangan niya. Doon lang ako nagsimula para maintindihan sila. Ganun din ako eh. Nanguhula. Walaan mo na lang, tapos mali-mali pala yung binibigay mo. May times, pero may time naman talaga na tama ka eh. Nakakapagkatumama ka eh. Usually kasi routinary na sila parang alam na rin nila kung ano yung gagawin nila. So after application, nag-orientation and then binigyan na kayo ng libro. Itong tanong, ilang chapter? 8? 8 chapter really? Siya tayo? Oh. Chapter 8? Sabi chapter 6? Nakalimutan ko. 6 or 8? Okay. Kasi kay top mate, chapter 1 to 8. So, mga ganun. Almost the same. Pero, pagdating naman ng interview mo, ang basic lang din talaga. Basic lang. Masaya mo lang yung tagay mo lang yung kulang, number. Pero, anong weather. Oo, yun lang. Tapos yun nga guys, yung oras talaga. Kailangan nyo rin talagang sagutan yung call mahoy dan. Same lang naman tayo ng libro eh. Kung makakaydan, yung makakaydan. Umabot ka ba ng makakaydan? Ha? Umabot kayo ng makakaydan? Oo. Ay, talaga? Oo. Hanggang yung makakaydan, ito lang ako eh. Kami. Parang, umabot kami. Then, sipag lang din. Parang. Sipag-sipag lang. Tapos syempre, for me ah, kasi bago ako pumunta dito, doubts. Kasi mas maraming, may mga ibang lugar na pwede mong puntahan. Oo. Then, yun, ikaw na lang mamimili. And then, ako kasi kung anong unang dumating, kung ano yung pinaka... Oo, yung priority na... Mabilis. I mean, parang opportunity priority. Oo. Pero, tingnan mo din yung value mo. Kung ang value mo is, Okay naman. Tsaka yung... yung ganda ng place. Walang sense yung sinasabi ko. Pero, tingnan mo lang din yung value mo kung kaya mo nang, kaya mo nang mag-US, why not go for that? Kaya mo nang mag-UK, kaya mo mag-ibang bansa, then, pwede rin naman. Tingnan mo yung value mo. Pero kung ang value mo is, katulad ko, pang-Euro. Hindi, basta hindi ko ma-explain kasi baka maka-offend ako. Hindi, kung yung high value ibig sabihin. Ang experience mo na is, nakita mo na na ang value mo is, kung ang value mo na is like, nag-specialized nurse ka na in a certain field. Kasi dito, like every other place, may pros and cons. Ang cons mo dito is you'll be starting from scratch. But if you wanted to start over again, this is the best place for you. Ayoko na napapa-English. Ganun talaga. Baka English yan yung mga... Hindi, sa totoo lang talaga, gusto din talaga nila as much as possible English na eh. Kaso, mahirap na at hindi tayo bihasa sa pagsasalita. Baka mo po yun. Pero ikaw, good. That's good. So, patanong mo tayo, delay. Yun nga, after ng interview, so nag-start na kayo ng class. Pero, nag-send mo na kayo ng requirements. Send kami ng requirements. Medical,
Salmo na lang. Oh, yun nga eh. Kasi magkaiba tayo Kami, ang salmonella namin, before, ano, after contract signing, before biometrics, kasi yun ang requirements ng VFS. ITR namin, sinan nyo namin, diploma, then work experiences, kung meron, sinan lang namin. Pero talagang, ano, start pa lang ng language nyo, nag-send ka na ng medical certificate for TB test and salmonella. Hindi ka naman nahirapan na kumuha dun sa Dubai. Sa Dubai, dali lang. Sa hospital ako nag-work sa mga medical. Oo nga, kasi may nag-ano kasi sa akin, subscribers, nahirapan siya dun sa Mga hindi ko sure, ha? Pero pwede naman siguro sa yung mga putyo-putyong clinics sa Saudi. Sabi ko nga, try niya sa iba eh. Yung mga putyo-putyo lang na clinic. Mm-hmm. Like, yung hindi sikat. Kasi pag yung mga sikat na hospitals, like, ako sa Saudi kung yung mga high-class na hospital. Siyempre, hindi. Basta yeah, talagang legit. Kasi siya talaga, may result na siya eh. Ang problema niya, ang challenge niya dun, hindi talaga siya magawa ng medical certificate dahil may process pa daw talagang kailangan, like, kailangan niyang mag-register online, kailangan pa niya mag-undergo ng training. Di ba parang ang Saudi? Undergo ng training for? Oh, for healthcare. Nursing graduate siya? Yeah, nag-a-apply nga siya, kaya ngayon ang problema niya. So, inano niya, ang tanong niya is, dahil may vacation din siya next month, so inisip niya, uulitin na lang daw niya sa Pinas. Which is, feeling ko naman, sabi ko sa kanya, in-message niya lang si SILKROAD, matatanggap naman yun, uulitin na lang niya. Oh, pwede naman. No, umulit na lang from start. Kasi pag nag-Pilipinas ka, ibang process ka na. Kasi pag galing ka sa ibang bansa, for us, kasi galing ka kami sa mga ibang bansa, Saudi, Dubai, may Israel, kami kasama, may Russia pa ata kami kasama. Ay, talaga? Oo, may galing sa Russia. Hong Kong, mga ganun. Mas madali sa amin makaalis sa bansang pinagtatrabuhan namin. Na basta tapos lang yung kontrata or walang bahay. Siya, bakasyon lang ng 1 month eh. Siguro ang plan niya is bakasyon lang ng 1 month, hindi pa balik. Pero babalik siya. Huwag nga siya maumulit. Pag ano. Eh, kaso ang problema, hindi nga siya mabigyan ng medical certificate, which is kailangan nga. Eh, di kumuha siya. Babakasyon pala siya sa Pinas, di ba? Oo. Pwede na yun. Sa Pinas kumuha ng medical certificate. Yun nga. Tapos. Pag may mga ganong cases, dun sa place niya. Akala ko, mag-offer doon siya sa Pilipinas. Okay. Like, uuwi siya ng Pilipinas. Eh, kung bakasyon lang naman. Kasi ako, start kami ng language training mid-March. Umuwi ako ng April. Nag-bakasyon pa din. Okay. Kaya nagpa-ano ka? Hindi, like, bakasyon lang sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin. Okay. Ang mahirap lang pag nakabakasyon ka tapos nag-aaral ka. Yung nga, kasi hindi mo masyadong ma-enjoy dahil nga. Hindi, nakabook ka pala ng 1-on-1 or 2-on-1 sa nakahamang nakabakasyon ka. Mm-hmm. Eh, naglasing ka na ngayong gabi. or lumabas ka, or nag-beach kayo, ganyan-ganyan, tapos bigla mo. Nakabakasyon. Mahirap. Pero ayun, nairaas ko naman yung isang buwan na bakasyon ko na. Na nairaas mo din yung language. Nairaas mo? No, yun naman guys eh. May exams pa nun, yung parang nakalimut ako lang ako na exam yun. Tapos, ayun. Baka interim yun. Interim test. Parang interim. Interim nga. Lalas yun. Sabi ko, bahala na. Okay lang, stock knowledge. Ganun. And may ano naman ngayon, parang, ito maganda yung tip ko ngayon. Mm-hmm. Yung ginawa namin, Suo kasi kami. Suo. Ang ginawa namin is, nag-create lang kami ng group chat, tapos share kami ng knowledge, tapos video call kami. Mm-hmm. Ay, video, hindi, phone call lang naman eh, parang gagawa lang kami ng Discord or
Google Meets, ganyan. Araw-araw kami sabay-sabay. May ano kami, ay may ano kayo, group study. Group study? Oo. Tapos usap-usap, kunwari lang ano, tapos ayun. Pa-practice ng ano, ng speaking. Oo, pero yung mga classmate mo na yan sa pag-aaral ng Finnish language, syempre yung magiging friends mo dito. Oo. Yun nga. Parang katulad kami ni Ate Ja, yan, may grupo din kami. Yun din, magiging friends mo dito. Yun nga. Ang laking tulong din talaga kapag ka nagtutulungan kayo, tulungan kayo pa taas, paangat. Hindi, kasi hindi naman kailangan yung parang taas. Ang sumunod sa akin yung dalawang kasama ko pa. Yung tropa ko. Nauna sila kasi dito kasi November sila na deploy. Oo. Yun nga pala, yun, di ba? March kami nag-start. Supposed to be ang deployment nila is nagpa-delay yata sila or di ko alam kung anong full story. Pero November sila na deploy. So from March to November sila na deploy. Then kami parang next batch na kami ng deployment. Ang target date talaga sa amin is December. Then parang hindi ata hindi namin kaya. Ayun pa, nakalimutan ko na yung buong story. Parang ang target date talaga is December. Then yung karamihan naman sa amin is hindi talaga kayang ma-deploy ng December. Okay. So parang nag-agree ata ng January date. I-move na lang. Ng January dates. Then, ako, parang sabi ko, hindi ko pa kaya kasi magre-resign ako sa trabaho. Parang, hindi ko pa kasi nakuha yung ano ko. Kasi ang sobrang tagal ng process sa Dubai. Yung pag-antay ng meet, ng inter, hindi, yung sa BFS. President Coy. Hindi, yung pag-book. Ah, okay. Appointment for sa biometrics. Biometrics and yung interview nga ng ng pagsul na so medyo matagal sa inyo. Matagal. Matagal sa Dubai. So parang tatlong buwan kong inantay yun. Yun din na yung nakapag-delay sa amin sa Dubai. Pero sa Dubai, saan kayo nag-ano? Saan yung VFS doon? Saan kayo nag-biometrics? Abu Dhabi. Ah, Abu Dhabi. Bayad ka lang online then set ng appointment. Ah, okay. Sa inyo online pala yung pag-process namin, pagbayad namin. Pero, di na nga, di ba, magbibigay sila sa yung link, enter Finland, submit mo lahat ng requirements mo doon, which is yung mga sinubmit mo lang naman na dati. Ito talaga, kayo ang nag-submit sa, kayo naglagay sa enter Finland ng mga docs niya? Kami naglagay. Then, ayun, appointment nila. Pagpunta mo sa appointment, after 1 week, nandun yung yun yung ano, result nyo pag na-approve ka na. Then, yun yung difference ng topmate. Kasi kay topmate, sila may hawak ng ano namin. Gumawa sila ng Gmail for us. Hindi nila binibigay yun hanggat hindi matapos, hanggat walang positive result. Hanggat hindi matapos yung review ng ano. So, sila na nagsend lahat. Binigay na lang namin lahat ng requirements. Hindi sila na nilagay na sa Inter Finland. Sila may hawak. Binigay na lang nila sa amin yung password noon ng Gmail nung nandito na kami. Kasi nga, may instances daw kasi na nangyari. Parang may napindot. Ganon. Or yung nagkaroon ng problem doon sa email. So, kayo pala, sa kay SILKROAD, personal silang nag-ano. Kami yung kumuha. Pinasubmit na lang sa amin. Pero sila nagbigay ng instruction. Ay, sa'yo. May hindi na nga. May ano sila, slide show sila na kung anong gagawin. Step by step. Okay. Like, click mo to. Parang gano'n. Madali lang naman. Parang straightforward lang naman siya. Medyo confusing lang yung ibang part. Pero, pwede ka pag binasa mo. Pag binasa mo. Okay, no? Yun. Ganun naman ka, ano, ka bait naman yung ano, SILKROAD stuff. Madali silang i-reach out din pag kami mga questions ka. Ah, tutulungan ka nila. Okay. Gagayad ka talaga nila. Pero ang base nila kasi parang yung mga topmate na rin yung nakakausap namin. Oo. Ang SILKROAD lang is yung pipick up sa inyo. Oo. Pero yun, set up ng appointment, nag-arrange ng lahat. Si topmate eh. Nung mga topmate niya. Kami lang din pangalang Dan. And NLRC. And sa NLRC is different yung sa language. Language yung NLRC. So,
Sa case ni Raniel, mabot siya ng 1 year kasi gawa nung nagpa-hold siya. Hindi naman, ano? 11 months. Mag-1 year. 10 months. Okay, well, 10 months. 10 months. Okay. 10 months. Pero yun nga guys, pagka nag-apply kay Top Make or kay SILKROAD, expect nyo na 1 year talaga. Hindi. So, at least expectation kasi yung iba na huwag kang, yun lang din. Ang advice ko lang is huwag kang matarap. Totoo. Huwag kang ano. Kasi nakakainip kasi yun eh. Sinasabi ko sa kanila yun, ano, maiinip ka talaga kapag ka, ano. Ako din kasi parang ano. Tayo kasi may work tayo. I-enjoy mo na lang yung yun, journey tama. Mo. Tsaka, kasi darating ka rin naman. Kung nasaan siya, enjoy niya muna. Ganun. Kung nasaan ka, yun, bawa, sa Dubai, enjoy ko muna. Parang ano nga eh, parang ano, sulitin mo muna. Paghugas mo dyan. Oo, kasi maghugas ka nandito lang. Huwag mo madali. Hindi, pero kamusta ka na? Ilang buwan ka na dito? Five months. Kamusta na yung 5 months mo? Mas na-enjoy ko yung ano, work-life balance ko dito compared sa ano, Middle East. Uh-oh. Yung work-life balance mo dito, then, ano, you feel more valued. Oh, although may pros and cons dito, like everywhere else, may pros and cons talaga. Pero, ano, yung pros mas dito, ano lamang pa din yung, mas na-outweigh niya yung cons dito. Ano ba yung pros and cons? Like, ano? Hindi, yung mga positive. Ako sa puro alak yung pros and cons ko dito. Eh. So, ibig niya sabihin na yung mas, ano, mas lamang naman dito yung mga positive. Yung positive things na makukuha mo. Like, makukuha mo pamilya mo. Makukuha mo yung gusto mong bagay. Tsaka nature pa lang, panalo ka na eh. Oo, sa nature pa lang. Like, madami kang magagawa dito. Sa summer. Hindi ba namin? Sa winter, pwede naman eh. Kaya-kaya naman mag... Ay, sila na, ano nila, nabutan nila yung winter. Kaya-kaya naman. Kamusta like, naman ang paglalakad sa yellow? nung una, yung pagdating mo, excited na excited. Tuwantuwa. Tuwantuwa ka kasi puro snow. Snow. Okay, I made it. Kasi yung lugar na narating mo is may snow. Oo. Ako ba? Ganun ba definition ko ng I made it? Pero hindi, yung parang feeling mo na kasi mo ano, kasi talaga. Nakita mo yung gusto mong makita. Ayun, then eh naman, parang ano malamig, sobra. Ito na yung ano, literal na ano, I can't feel my face. Numbness. Hindi mo ma-feel yung mukha mo. Pero kasi hindi ko masyadong na-enjoy kasi bago pa lang ako. And nag-a-adjust pa lang ako. Pero kung siguro, like, itong darating na winter, ayun, mas marami na akong gagawin activity during winter. I-enjoy mo na lang. Kesa magmukmuk sa bahay. Tama. Masarap, maganda, lumabas. Kahit winter, like, ang ganda pa rin. Masarap sa pangarandong kasi puro. Ang ganda ng lugar pag winter. Kung maganda siya sa summer, maganda rin siya sa winter. Nagagandaan ako, actually, ah. Although, ano, pag, halimbawa, pag patapos na yung season, nung winter, atap ka na, parang, kaya ba mawawal tong yelo na to? Kasi gusto ko na naman makita ng color green. Ako, first time ko lang yun, eh. Parang na-atap na ako na. Ayoko na makita ng yelo. Gusto ko na ng color green. May experience naman yun. May experience naman yung summer. Ayun. Pero, yun na nga, yung sinasabi na dito na, ang Finns daw is, ano, kasi paglabasan pang summer. Oo, marami nga. Labasan, nasa labas yan lahat. Pag winter, wala ka masyadong makikita. Tama. Dito, at least dito sa Bantay, sa ating banda. Oo, marami. Kasi na-experience ko na rin na parang konti lang ng tao sa labas. Doon kasi ang ano sa Metropolita eh, ang madaming tao. Okay, pag nasa city yung... area ka, kita mo yung tao. Well, ayan. Yun yung mga perks pagka nandito. Pero hindi. Ano ako? Wala mo pagsisisi. Na pumunta ako dito. Wala. Mas na-enjoy ko. Ma-appreciate mo yung nature. Mas na...
appreciate mo yung work mo. Na-appreciate yung quality ng life ko dito. More than, ano. Nung nandun ka sa Dubai. So, although may pros and cons, yeah. Kahit saan ka pumunta, may pros and cons. Ang cons kasi, yung tax. Yeah, yung cost of living. So, yun, cost of living, tax. Pero kamusta, okay naman, di ba? Livable. Kahit pa paano. Sa umpisa lang. Lahat ng friends ko sa Dubai, niyayaya ko dito. Mm. Like, ano, hindi ko sila iyayayain dito kung hindi dito naman. Magandang lugar. Maganda dito. Like, kasi, kaya lang naman sinasabi yung mataas ang cost of living. Mataas kasi yung exchange rate ng peso sa euro. So, pagka tinignan pag bumili ka, like, 1 euro, 62 na. Diba? Pero kung hindi mo titignan, hindi mo siya i-convert, okay naman eh. Sa 100 euros, marami kayo mabibili eh. Oh, kasi kino-compare mo kung saan ka nang galing. Like sa akin, galing ako sa Dubai. Dubai. Oh, sobrang mura ng pagkain. Mm-hmm. For me, eh, namumura lang ako sa mura actually yung pagkain. Mm-hmm. Kasi tax-free. Pag kumain ka sa labas, medyo may mga kaya kang bilhin. Ganyan, ganyan. Pero dito, okay lang kumain. Kaya mo. Nabibili mo rin naman. Kaya mo bilhin eh. Like, kaya mo ba? May buying power ka. Araw na tayo nag-ano eh. Nag-brocoli. Sa Pinas niya, hindi nga ako kumain ng brocoli. Hindi, ano, like, kaya eh. May buying nabibili power. Nabibili mo. Nabibili may mo ice cream. Sa atin siya, may ice cream may sa kaya mo. Kaya mo, ano eh. Kaya mo, like, kaya mo gawin yung ano. Kulang mo ng pera, hindi gawin mo ng para. Pit ka, paiba ka. Ganun. Long day. Kasi inaano nila. Part-time ka. May mga ibang vlogger din kasi na nagsasabi na wala na talaga natitira. As in, wala natitira. Pero siguro, iba-iba talaga. Depende sa paghahawak ng pera. Ah, depende sa lifestyle mo. Depende sa lifestyle mo. Ako kasi yung lifestyle ko. Easy go lucky. Bakit ang lifestyle ko? Hindi, pero tignan mo naman si ano, di ba? Si Raniel. Mm-hmm. Happy naman siya. Happy ka ba? Oo naman din. Siya dito. Pero guys, mas talaga, happier. Sobrang. Like, talagang ano, lalo na kung may family ka, excited na nga akong ano, makuha yung mga anak ko. Kasi iba talaga yung ano dito. Iba yung pamumuhay dito. As in, sa pag-aano mga dito. Like, oo, may parang oras, naman yung gaan eh, no? Mas may oras ka sa family. Mm-hmm. For me. Like, anyway. Kumbaga parang... Depende rin naman yan kung saan ka nang galing na work. Yan nga eh. Yeah. Depende rin yan. Kasi ako kasi galing ako sa 6 days na trabaho. Parang... Ano, overworked din. Tapos overworked ka. Overworked ka na underpaid and underappreciated. Uh-huh. Siguro, ganun. Hindi ka tulad dito talagang ano naman, pantay-pantay lang talaga guys. Like, dito ko na appreciate yung ano, yung parang pantay-pantay tayo. Tsaka every hour counts. Walang VIP dito, parang napaka equal ng mga tao. Mm-hmm. Hindi ka mahihiyang mag-reach out sa ano mo, sa... Pang-welcome ka din naman, wala pa naman ako na-encounter na masamang finish. Wala pa naman ako na-encounter na ano. Wala naman. Yung normal na encounter na tatapunan ka na. Wala ka na masamang finish. Tatawaan ka parang na. Parang wala eh. Tatapunan ka ng ano, parang racial slur. Wala pa naman. Guys, sobrang finish. Mababait yung mga finish din. Welcome din sila. Parang, mababait sila. Na may time na parang medyo na naaano na rin yung pagiging mabait nila. Tapos basta okay ang work ethic mo. Trabaho ka na, pasok pa, trabaho pa, gano'n. Mm-hmm. Gawin mo yung work mo. Basta tapos yung sa trabaho naman, madali lang eh, no? Kaya so, kaya. Madali. Yung nagwahe lang. Language lang. As in language lang talaga guys. Kaya ngayon pa lang sa mga mag-a-apply or nandiyan na yung nag-start na natin yung seryosohin niyo yun guys. Oo, seryosohin niyo kasi kailangan niyo yun dito. Kasi mga... Alamin na yung oras. Alamin nyo yung oras. Poly, blah, blah, blah. Kasi loon. Kato. Munpohelin. Minsan yung mga asukas, hindi nila alam kung sila na ba yung mali. Yung oras nila mali. O ano yung nagsasabi.
Pero yun nga, importante yun. Aralin yun. Oras, weather. Uh-uh. Ayun. Tapos yung placing ng Ulhala. Last semi. Oo, yung mga prepositions. Mga ganun, kasi nagagamit yun. Directions, yan, importante yan. Tapos kung paano nga mag-usap sa... Asukas, melon ulos. Masarap, masarap makipag... Yung mga ano, command, tsaka yung mga directives. Kasi yun ang importante, yung magkaroon kayo ng rapport talaga ng asukas. No, si Seiso man, yung ganun. No, si Seiso man. Isto man, isto tala, isto tala, isto tuhon. Wala. Isto tala lahat. Tala. Tapos yung right pronunciation kasi minsan yung ulos, tsaka yung ulos. Minsan ulos. Yun, up, tsaka yung outside, halos magkano. Minsan na sabihin na lang sina sukas mita. Alas. Kaya minsan na sabihin na ulko na lang. Outside. Yun. Ayun. Struggle din tayo sa lingwahe. Pero parang, basahin mo lang yung situation. Lahat naman tayo. Pero, ganun pa man, nakita niyo naman nakatapit. Pero ngayon, ano, like, feeling ko, parang, nakakapag-exchange ka na sa asukas mo. Oo, yun nga. Like, kaya mo nang makipag-exchange. Kaya na nilang mag-adjust. Kaya, like, nakapag-adjust. Adjust na lang sa, ano ko, sa wrong grammar ko, pero naiintindihan mo naman ako. Okay. Pero, ano, sobrang dito, natutuwa sila kapag ka, nakapagsalita ka na lang kahit 2 to 3 words lang na finish. Huba! Iyon na! Diba? Ganun, kaya nakakatawa. So, yun. Okay, ano? Sibosin, tapos special. So, yun guys, yun yung mga ano, kailangan yung aralin. Tapos, yun lang. Hindi naman din pala masyadong nagkakalayo yung process ng SILKROAD at Top Mate. Nas mahaba lang yung requirements nyo sa Pilipinas. Mm-hmm. Mas marami kayong requirements, marami kayong pinagdaanan ng mga papel. May mga wala na kayong OES, OEC kasi sa amin na yun. Kami ano, yun lang parang. Yun lang yung sa kanila. Mag-book lang kami ng flight, nabigay lang namin yung documents namin. Vaccines. Yung vaccine, ayun. Kailangan may ano din, parang tetanus, toxoid, mga ganun din. Ay, wala. Really? Okay. Wala. Ano ba? Meron pa kami nun eh. Di ba kasi nag-nursing ka? Hindi. So, parang kasi may vaccines, meron ka lang. Hindi naman ano yun eh. Hindi pa, wala ka pa naman sa lifetime ng tetanus, toxoid. Yung flu vaccine, measles, MMR. Hindi kayo na-record na IPV or OPV. Yeah. Really? So ano lang naman sa TB? Nag-fill out lang kami ng form COVID kung meron kang vaccine. Fill out lang pala kung anong vaccine meron ako. Then yun lang. Ano lang. Kasi sa Pinas, kailangan MMR and IPV, Flovax, Diphtheria, Tetanus, Varicella. Ito kumuha ng card nun. Yung vaccines na gano'n. Okay, may ano po. Siniklong namin yun eh. Kung meron ka ba itong vaccine ako. So, wala kayong sinad na proof? Really? Mm-hmm. So, yun nga. Yun nga rin yung ano yung mas madali ang process ng SILKROAD, mas mabilis. Kasi nga naman nasa ibang bansa na kayo, magpo-cross na lang sila eh. Ah. Unlike pag nasa Pinas, medyo madugo ng konti. Mas pero, preferred nila siguro yung Filipino na nasa labas ng bansa nila. Like any other agencies sa kahit anong bansa papunta. Kasi mas mabilis na rin kasi yung approve. Pag galing ka na, nakalabas ka na ng Pilipinas, mas madali na lang mapaproseso. Palabas din ng bansang yun. Para mag-cross ka sa European country or US or UK. Kanya. So, yun guys. Yun yung mga ano process na pinagdaanan ni Raniel. And talagang ano, hinarang ko na to. Kasi kita nyo, umiinom kami dito kasi ano, nagluto sila kuya. Kuya, si Ate Shani. So, napainom na rin kami. Kipis. Yung chairs nila. Yeah.
sa ano ko yun, sa Duolingo ko yun na, ano yun, na nababasa eh. Duolingo. Duolingo ka ba? Hindi. Hindi. Di ba, kuya, nagda-Duolingo ako, Pipis, di ba? Ayun. Pipis. Ano, meron pang ano? Pagyon, Onya? Ay, Onya, Pagyon. Onya. Ah, Onya, Onya. Onya. Ayun lang, Onya. So, yun guys. Papalam na kami and once again, thank you so much, Raniel. Oh, mamaya finish kami mag-usap kasi lasing kami. Ganda rin na. Nakalam ko siya para sa inyo, guys. So, pag may mga other questions pa kayo, just message Raniel. Joke lang! Message niya ako, guys. Ngayon, goodbye! See you on my next vlog. Pa-pa! 35 minutes.